Alam mo ba na ang verbal ability ay isa sa apat na competency areas na kailangan nating ipasa kung magtitake tayo ng civil service exam? Mapaprofessional level man yan or sub-professional level. More or less, 50 questions sa exam ay verbal ability. Kaya ngayong araw na to, pag-aaralan natin ang verbal ability para ma-master natin ang topic na to and therefore ma-master natin ang exam. At part 1 pa lang po ito siya, so make sure to stay tuned for the remaining parts by subscribing to my channel and also by liking this video as well. Thank you. Para organized tayo all throughout the video, meron tayong susundang outline. Unang topic ay tungkol sa definition ng verbal ability. Pangalawa ay ang importance ng verbal ability. Pangatlo ay ang mga topics na kailangan nating i-master under verbal ability. Napaka-importante ng part na to. And lastly, magbibigay din ako ng general tips to gain 80% and above rating sa verbal ability. Excited ako sa topic natin ngayon dahil nung nag-take ako ng exam sa dalawang level, ang verbal ability ang isa sa may pinakamataas kong score. So excited ako. Umpisahan na po natin sa etymology of verbal ability. When you say etymology, it means pinagmulan o pinanggalingan ng isang salita. Ang salitang verbal ability pala ay nagmula sa salitang Latin na verbalis, na nangangahulugang may kaugnayan sa mga salita. Ang ability naman ay nanggaling din sa salitang Latin na abilitas, na ang ibig sabihin ay kakayahan o kakayahan sa isang partikular na gawain. Ngayong alam na natin ang etymology ng verbal ability, ano ba ang definition nito? So, sa madaling salita po, ang verbal ability ay tumutukoy sa kakayahan o abilidad ng isang tao na magamit at maunawaan ang mga salita o wika ng mahusay. Ngayon, ito ay kadalasang may kinalaman sa apat na bahagi. Una, pagsasalita or speaking, kagaya ng ginagawa ko ngayon. Pangalawa, pakikinig or listening, kagaya ng ginagawa mo ngayon. Pangatlo ay ang pagbabasa or reading. At pang-apat ay ang pagsusulat or writing. Ako kasi dati, para maalala ko na ang verbal ability ay tungkol sa mga wika, tinatandaan ko na lang yung word na verb. Ang verb kasi ay part ng 8 parts of speech, di ba? So, ang 8 parts of speech ay kasama sa language learning natin nung high school, college tayo. So, pag narinig ko ang salitang verbal ability, matik sa isip ko, maiisip ko na agad na related yan sa words, related yan sa English and such. Pero mas maigi pa rin talaga na alam natin ang definition at pinagmulan nito. Ngayon, dumako naman tayo sa kahalagahan ng verbal ability. Bakit mahalaga ang verbal ability? Bakit meron tayong ganito pagdating sa mga exam? Unang dahilan or unang kahalagahan ay dahil kung magaling ka sa verbal ability, ito ay isang sign na may malalim at malawak kang kaalaman sa isang wika, partikular ang wikang Ingles. Pangalawa, magagamit mo ang iyong kahusayan sa verbal ability pagdating sa pag-aaral ng mga subjects kagaya ng English, literature, humanities at iba pa. Kahit nga mathematics ay nakasulat sa salitang Ingles, di ba? At lastly, magagamit mo rin ito sa trabaho at pakikipagkapwa-tao. Alam naman natin sa opisina, madalas tayong gumagawa ng email, gumagawa tayo ng letters. So, usually gumagamit tayo ng sentences and such. At sa pakikipagkapwa-tao, usually during meetings, magsasalita tayo ng Taglish, if not English, o kaya naman kung may nakasalubong tayo sa daan na foreigner. Tapos biglang nagtanong kung saan ba yung direction ng papunta doon at punta rito. So, mahalaga talaga ang verbal ability para maging effective tayo sa pakikipag-communicate natin sa ibang tao. Ngayon, alamin naman natin ang mga topics na kailangan nating i-master under verbal ability. Unang-una sa listahan, syempre, ay ang grammar and correct usage. At syempre, under that, meron pa tayong reading comprehension, analogies, synonyms, antonyms and homonyms, sentence completion, idiomatic expressions, vocabulary, at sentence correction. Marami po ito siya, may mga subcategories pa to siya at iisa-isahin ko rin yan. Huwag kayong ma-overwhelm kasi ita-topic po natin to lahat-lahat. So make sure to stay tuned for those.
Ngayon, alamin naman natin ang mga topics or subtopics na kailangan nating i-master under grammar and correct usage. Nangunguna dyan ay ang 8 parts of speeches. Isahin natin yan. Verb tenses, subject-verb agreement, sentence structure, capitalization, punctuation, at articles. Ngayon, alamin naman natin ang mga topics na kailangan nating i-master under vocabulary. Nangunguna sa listahan, syempre, ay ang synonyms, antonyms, homonyms, word origin or etymology ng mga salita, idioms, mga affixes, root words. Isama na rin natin ang figurative language, contextual vocabulary, academic vocabulary, domain-specific vocabulary, at advanced vocabulary. Itatouch din natin itong mga to sa mga upcoming parts ng video natin. Ngayon, alamin naman natin ang mga topics na kailangan i-master under reading comprehension. Number one, pagtukoy sa main idea and supporting details. Pangalawa, inference. Pangatlo, text structure. Vocabulary and context. Tone and mood. Author's purpose. Cause and effect. Context clues. Fact and opinion. Textual evidence. So, lahat yan kasama sa reading comprehension, i-discuss din natin yan sa mga susunod nating parts. Ngayong alam na natin yan, dumako naman tayo sa mga topics na kailangang i-master under analogy. Nangunguna sa listahan ang synonymous analogy, antonymous analogy, part-to-whole analogy, category and member analogy, object-to-function analogy, cause-and-effect analogy, degree-of-intensity analogy, tool-to-function analogy, attribute-to-object analogy, and time-sequence analogy. Alam ko na sobrang dami ng mga ito, pero may ginawa na talaga akong video ng mga types of analogies, pero iko-cover ko pa rin to para sure na malinaw sa ating lahat. Ngayon, dumako naman tayo sa mga topics na kailangan i-master under 8 parts of speech. Una dyan ay ang noun or pangalan sa Tagalog, pronoun o panghalip, verb o pandiwa, adjective o panguri, adverb o pangabay, preposition o pangukol, conjunction or pangatnig, at lastly, interjection or panguring pagsasahol. Ito topic po natin yan, so make sure to stay tuned for that. Ngayon, ano naman ang mga topics na kailangan pag-aralan under sentence structure? Siyempre, nanguna dyan ang type ng sentence, which is the simple sentence, compound complex sentence, at complex sentence. Mahalaga na alam natin kung anong klaseng sentence ba ito para alam natin kung paano tutukuyin yung verb and object, things like that. Dumako na tayo sa general tips to get 80% or above in verbal ability. Most of this ginawa ko po personally, so palawakin ang kasanayan sa wikang Ingles sa pamamagitan ng mga sumusunod. Number 1, panonood ng mga videos kagaya nito. Thank you. Number 2, pagbabasa ng mga helpful articles in English. Pangatlo, panonood ng educational movies in English. Pang-apat, paggamit ng bagong salitang natutunan sa isang usapan. And lastly, madalas na pag-practice. So, ganun po ang mga ways na pwede natin gawin. Tip number 2, palawakin ang iyong vocabulary sa pamamagitan ng pagbabasa ng dictionary, pag-research sa isang word na hindi mo maintindihan ng meaning, at pag-alam sa iba't ibang singkahulugan o kasalungat ng isang salita. At syempre, meron tayong tip number 3, makinig sa mga podcasts at audiobooks ng mga topics na interesado ka. Kung first time mo makarinig nito, pwede po yon na habang naglalaba ka, nagluluto, nagtutupi ng mga damit, ay naka-open yung cellphone mo at nakikinig ka sa podcast or mga audiobooks ng mga topics na interesado ka, lalong-lalo na topics about personal finance, independence, personal growth, at iba pa. So try mo, super ganda. Productive ka nun. And then, tip number 4, manghingi ng feedback sa iba. So, kung may mga kakilala ka na batid mong mas magaling sa'yo, professional, kagaya ng teacher, magtanong ka sa kanila, paano mo ma-improve yung sarili mo? Ano ba yung nakikita nila na pwedeng i-advise sa'yo na pwede mong baguhin, diba?
Last step is magsanay sa pagsusulat. Yes po. Kasi 'di ba, sinabi ko sa inyo kanina na ang verbal ability hindi lang naman naka-focus sa listening, meron ding writing 'yan, meron ding reading, meron ding speaking. So, 'yan, 'yun yung mga ways para makagain tayo ng 80% and above. So, sana po may natutunan kayo sa video natin ngayon. Make sure na i-like po ang video kung merong natutunan at mag-subscribe na rin sa channel ko para po sa mga susunod pa nating episode or contents. And at the same time, may ginagawa po akong online course ngayon. Kung interesado kayo, i-message lang po ninyo ako sa aking FB page para sa detalye. Sobrang affordable lang po ng online course na 'yon as compared sa mga review center. See you again next time. Bye!